What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark, and I'm back again for another YouTube vlog. And for today's video guys, ay isi-share ko lamang po yung mga experience ko dito, working as a vineyard consultant here in Mindanao. So voice over po tayo dito ngayon guys, sa vlog na ito, at napakahirap, kasi naka-brace ako ngayon. So ayun, yan yung daily routine ko guys, gising ako sa umaga, around 5 AM po sa umaga at mag-stretching po ako. Yan, luhod-luhod. Tapos stretching sa katawan. Yan, sa balikat. At ayusin po yung aking higaan. So, need po talaga ayusin yan para mas magaan po yan sa pakiramdam at sa isip kapag nakumpuni po natin agad yung ating higaan after natin matulog. So yan, kasali yung mga una natin. So ganyan po talaga yung ginagawa ko every morning kapag hindi na late gumising. So yan, kasi prepared ako guys, para scripted talaga to ha. So upo ako ulit at stretching na naman sa ano bang tawag yan, leg, para hindi ma-stroke. So yun, punta ako nyan sa window at bubuksan ko yan para malanghap ko yung fresh air. So yan, dapat ganyan talaga yung life, enjoy lang at forget yung mga problems para mas bumata lalo. Charot, masalita ang matandaan ko. So yan, after nyan pupunta ko ulit sa CR at yan, manghihilamos ako para matanggal yung mga muta. Nakakahiya naman pag labas ko ng kwarto may muta pa sa mata ko. Yan, hilangos lang ulit. Yan. Wash lang ng face. Everyday, ganyan po talaga yung ginagawa ko, guys. So, parang daily routine na po yung vlog na ito. Makikita niyo po talaga kung yung mga ginagawa ko. Close po natin yung door. At paglabas, ayan, fresh na po sa Lucky Spark. Fresh from the farm. Yan, amoy ubas na sa Lucky Spark. Okay, lalawas ulit ako at ang laki ng tiyan ko. So, pasintabi sa mga kumakain. Yan, tapos na po ako magbihis niyan. At tingin ulit sa salamin para cute tignan. Charot. So, yan, lalabas tayo para kumain. Sinagutom na sa Lucky Spark. Kahit alam nyo naman, malaki pa rin yung tiyan ni Lucky Spark kahit gutom. So, para sa vlog, kakain tayo kahit nagda-diet. Yun. Upo na yan. At di alam kung ano yung kukunin. Yan. Kukunin pala yung ano. Tsara. May nakalimutan ako. Nakalimutan ko pala yung puso ko. Tsara. So ito yung ano. Yung aura ng bahay. So everyday, ito po yung nakikita ko before ako pumupunta sa work. At napakaliwalas po talaga ng paligid, tahimik, at yun, mas mararamdaman mo yung sarili mo kapag mag-isa ka lang. Sanay-sanay lang yan. Okay. So, actually, first time ko ito mag-voiceover at di ko talaga alam kung paano ito gagawin. At yun ang makikita nyo naman sa video ko, tulala habang kumakain. Hindi naman ako na-homesick dito. Actually, nag-i-enjoy po ako sa environment, sa mga tao dito. At sadyang tahimik lang talaga ako pag ako lang mag-isa. Mahirap naman pag may kausap ako kung ako lang mag-isa. Delikado po. Kaya ako ng tubig. Yun. Para sabi daw nila pag marami daw iinom tubig, lilinis daw yung katawan tapos ikinis yung mukha. I hope mag-work ito sa akin. Tapos na akong kumain, magpitin ko na yung kinainan ko at yan, pupunta na ako sa kusina. Sa video lang talaga ako ganyan, joke. So yan po talaga yung ginagawa ko araw-araw. Kung hindi malate, minsan kasi pag pagod, diretso na talaga ako ano, bangon. At so diretso na talaga ako bangon. At ayun na nga guys, palabas na ako kasi nandito na yung susundo sa akin. So,
pasok na ako sa van. Yan. Pasok na ako niyan para ihatid ako sa aking pagtatrabahoan. Okay, so may mga kasabayan pala ako dito sa van. At usually yung driver natin si CJ, at kasama din natin sila Jean at yung tagaluto po ng ulam namin. So yun, hintayin lang po natin yan si Ate Angge. Bukas po niya ng pinto. Yan, smile. Okay. Nagulat siya sa camera. Okay. At yun isa naman si Ate Maricel. Yan, smiling naman ni Ate Maricel. Oh. Chicks na chicks. Yun, pupunta na kami at hindi tumagal ay nakaabot na kami sa ating workplace kung saan tayo nagtatanim ng ubas. So yun, nakapasok na tayo sa gate. Yan. Pasok lang. Okay, dito po yan hinto. At ito po yung aerial view kung saan po ako nagtatrabaho. Yan, napakalawak ng ubasan. Ang ganda-ganda na tignan. Naka-straight line po talaga. At iba't ibang variety po. So meron din po tayo dito swimming pool at mga kubo-kubo. Yan, pagkatapos ko niyan maglakad ay pupunta na ako agad sa pagtataniman at i-check ko yung mga dahon. Yan. I-check ko kung meron itong mga sakit, mga fungi or mga insekto po or kung ano po yung dapat i-address sa ating ubas. Ito po si Sir Litoy. Yan. Nag-ano po siya sa lupa at ito naman si Roland. Ang maintenance dito, siya po yung nag-i-spray at taga-check po sa mga ubas natin. So, yan po, overall, tinitignan po natin yung kalidad ng tubo ng ating ubas. So, ito po ay 2 buwan pa lamang po since natanim at ang taas-taas na. Ganito po kami nagtatrabaho. So, ito po yung gamit namin para makultivate yung soil. Alam nyo naman, very acidic po yung lupa. Maputik po siya. At hindi po talaga tutubo yung ubas kapag ganito yung condition ng soil. Ito yung ginagamit namin Grand Humus Plus na mabibili rin sa ating online merchandise na Lucky Spark Vineyard sa Facebook. So ito po ay pang pa-condition po sa lupa at pampataba na organic fertilizer. So hindi po ito nakakalason guys at very effective po ito para sa ating mga ubas. Yung trabaho ko din po as a vineyard consultant, ako din po yung nagtatanim sa mga seedling po. At mapanigurado po na naka-inline po siya sa plan yung mga variety na itatanim. So isa po yan sa mga ano natin, natanim. At kasali rin po yung pagdidilig yan, pagmamanage po sa mga darating na mga seedlings o mga bare-rooted na in order. At nag-i-spray po kami ng mga na insecticide at fungicide para po ma-maintain po ang pagka-healthy ng ating grapes. Kasi sayang naman kapag maano ng mga insekto. Nakikita nyo yan? Yan po yung mga method na ginagawa namin para po ma-revive yung mga bare-rooted na darating. Yan, makikita nyo. Yan po yung mga bare-rooted. Ito po yung dating view, yung wala pang tanim o bago pa namin tananiman. Diba sobrang lawak nga guys? At ito na po ngayon, yung first batch ng ating tinanim. So, very healthy. Ito po yung katawba natin. Fruit stock po siya. Yan po yung purpose niya. At ito po yung mga high class grapes natin. Meron tayong Baikonur, meron tayong Joy Seedless, meron tayong Prayo Brosini, meron din tayong Black Ribier, Concord Blue, at iba pang mga variety po. So, yun lang guys. And see you soon on my next vlog.